from the Donsol, the Wilshire capital of the world, the home of the gentle giant, the Botanding. My name is Daniel. I am your BIO for today, your Botanding Interaction Officer. Mr. Daniel, bilisan na natin. Dalawang taon na akong hindi nakakakita ng Botanding, ha? Ma'am, sigurado po ako makakakita kayo ngayon. Talaga? Po, sigurado po. Sige. Does everybody know how to swim? Wakaro. Swim, wakaro, basta. Marunong yan? Marunong lahat. Pero bago tayo pumunta doon sa malayo, magpa-practice muna tayo dito. Ikot siguro tayo dito sa bangka mga dalawang beses para ma-practice yung paghabol sa Botanding. Ang tawag namin dito yung welcome swim. Binyag kumbaga. Kaya ayun, kapag nakakita na si Rowan ng ating spotter, ng Botanding, ibibigay siya ng signal, ibig sabihin nun, go na. Punta na tayo doon sa malayo. Ano? Okay. Hey, let's rock and roll! Sa bisita magpaliwanag, Pinoy pan mapadong sa akin, mga maluya man, at awara parang magayon, berde pa sa nagkuskong anak, ay makanamit parang ng itong anda. Huwag nga niya magtugot. Pading William, bigay mo na nga kay Pading Edwin para wala nga rebok. Tanglay mo ko rin kausipon man. Kung gusto mo, sa ina lang mga guest ko na, papagod na rin ako mag-Ingles eh. Sige, okay. Pag-restore sa saning marayon, tugon? Daniel, marami na mga nag-aanap sa services ng bayo. Kasi nag-BTT sa ako kahapon. Pagod ako. Si Oka Haggard. Si Oka naman kumuha sa mga guest mo. Kapagal mo pa, ano? Eh, kasi naman si Jorgen nagpasama pa mag-diving kasi dali niya pa sa London. So, sus! Sa kanya. Totoo! Pag nakita ko si Joan doon ako nasa sabunod sa kanya. Okay? Sige. Daniel ako. Daniel? Yes.
Kailangan ko kasi yung tapusin nito kukunin ni Gito bukas. Kamusta ang nakagwapo kong tagal? Madakol ba ang butang din ngayon? Kala ko, sabi mo, nung birthday ko, pupunta tayo kasi gusto ko makakita ng butang din eh. Madakol pa kaya ang taong anak? Pag ito, nasa lang mga turista para makakita na kami ha. Surat ang tatay mo, ah. Kailangan daw ng tao dahil maraming bumaba. Bay, hindi pa ako nakapaisi. Marami pang turista, eh. Sayang man. Tsaka... nahihiya ako kina kapitana. Hmm. Tigas ang ulo ng tatay mo eh. Kapag al-explikahan. Si Joanne ha, may surat ulit. Pabasahin mo ba? Sisigaw. Hello, Uli, baby. Uli, ina niya. I'm still here. Alay mo, mamamatay na sa sarap. Humingit pa ng round 2. Kaso, ang problema, tigbag na si Manoy. Ulo ka. Uulungan ko ba siya? Urago nito. Talaga, puro ka mong kalukuan. Di nakasama sa trabaho natin yung mga pari ko. Bakit? Ako pa ba ang atras? Eh, sila yung lumalapit eh. At saka, todo servisyo lang mga pati. Kung anong gusto ng guest, ibigay. Para sigurado ako, babalik-balikan nila yan. Ano? Abutan tayo mo. Dajel, kumusta singket? Kasilinsyo mo dyan, saka pa rin matulis. Naayos na ni Jorgen Papilis, kung kaya libre ko kayo lahat. Lalabas tayo! Maglilibre ka? Maglilibre ako. Bidjoke! Magbidjoke! Bidjoke, maglilibre si Teday! Oo! Oh! Kumunta ka. Tabing mamati na mo ng boses mo. Sandal na sana. Sa pakialam talaga. Parang may mattress talaga. Talagang seryoso niya akong dadalhin talaga sa London. Maging stateside na ako, baby. Stateside sa London ka mo, Adon? Stateside din. Huwag mo kami kalimutan ang yan ang grasya. Di ba't pili mong limon shockers kung katabang sa mansyon ng Oren? Mahala sa'yo. Kung magtuloy yan, buwan-buwan, papadala ko kayo ng isang kahon na Johnny Walker para tumirik mga mata mo. Hmm? Para kay Tetay! Cheers! Tatay. Hmm. Kaya mo na siya masinti. Karapak mong puso mo. Kaya si Juman. Wise ka mo. Walo ba naman ang kapatid mong umasa sa'yo? Dito na siya sa dakalang sira. Mulong kay, di mo naman kaya. Mamaya, gising pa si Ito, makita kang ganyan. Tignan mo ang ginagawa mo sa sarili mo. Lasing ka na, pinahila mo pa sa akin doon, bigat-bigat! Sus! Ano ba na gusto niyo sa mga turista, ha? Magkabal ang wallet nila. Bulig ka rin mo, John!
Pasok ko siya. Hello? Hello? Hello, B? Hello. Dalam mo na, Trista, ba? Baka kailangan pa magpahugas ng bread. Ah, ganon. Sige! Iiwan mo na ako. Kaya ko mag-isa. Puso eh. Sayang, she would have been a great subject for my interview. Di ba siya yung kinikwento mo sa akin, teacher, na isa sa mga unang nagbukas ng banya para sa mga turista? Tapos siguro yung isang bibigay na input, no? Meta na po yung susi niyo. Salamat, Tikay. Wala po nga naman. Salamat, Tikay. Kanina ka pa tahimik dyan. Baka gusto mong umuwi na tayo. Mamaya, isang linggo ka magmukmuk. Diba ikaw na rin nagsabi that you're okay not to come back here? Miss ko kasi sa Aling Adelina eh.
Masarap kasi kausap yun. Siya nga lang kakwentuhan ko dito tuwing iiwan ako ni na Dustin pag nag-i-interview sila. Don't worry na to. Thank you. Next time. Next summer. I'll be back. Thank you very much. Daniel! May mga bagong DVD kira Alintuli. Tara, umiling kita. Ay, di pa ako pwede. Para may pakong guest. Abos na na. Pero kapag turista, magkukumahog ka. Sita, trabaho yan. Una ka ba? Hindi ka ba nahihiya? Bata ka pa. Wala yun sa dad. Basta. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, magkaibigan na lang tayo. Ba, pati. Ataw ko ngayon ah. Trabaho lang. Iyos, pusoy muna ako. Enjoy, enjoy lang. Buti nga yan para di ka malangkad. Kinala mo pala mabalik si Mang Pidel. Ang tagal naman ng kontrata niya sa Masbate. Wala na kaming classmate sa inuman. Malaki pa siguro kita niya dun sa Masbate, dun sa pagkakarpentero, kaya hindi pa mabalik. Sino naman yan? Si Commander, may surprise daw siya sa akin. Sabang musta lang. Bigay mo nga sa akin ang numero ni Maring Hilda sa Bahrain para maisturian ko naman sa mga kaloko na pigigit para gibumurid eh. Lulong, ikaw ngayon puro racket yung naayop ka eh. Pwede, bantayin ko muna yung mga guest ko ha. Balato. Naman. I'm sorry, I have to attend to my many guests. Okay? Okay. I'm sorry. Sabihin nyo na kasi si Pai na huwag na muna bumalik dito. Kasi galit na sila kapitana. Naapektuhan na daw ang mga Botanding. Ang gawin na nga kami ng tatay mo dahil dyan. At hindi ko alam na pati pala yan si Manong Rene mo ay kasama. Dito pa sa Donsol ng Papangulong. Kuya, hindi na po ba babalik ang mga Botanding? Ikaw talaga o. Oh. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Alam mo naman taon-taon bumabalik ang Botanding. Ang gabi, o alas 6, pagkaan po ng madilim, nagsusudsud na po. Pagbaba na ng araw. Opo. Ano-ano mga nahuhuli ninyo? Nahuli po namin, sari-sari po, alimasag, mga hipon, tapos kugita, lahat sari-saring isda. Ganon. Anong
mas malakas na huli. Tag-init o tag-ulan? Tag-ulan po, ma'am. At sa kalubog yung tubig. Yung bumabaha po na ano, oh, sa ano. Ganun pala. Maraming salamat ho. Pasensya na sa abala. Sa mga babae. Isusulat ko talaga yan. At saka napansin mo kung gano'ng ka-conscious sa mga tao dito tungkol sa kanilang pride. Lahat na lang establishments, may Butanding, may Whale Shark, di ba? Butanding Bakery, Whale Shark Eatery, Butanding Drugstore, pati na rin yata Puneraria. Sorry. Magpahinga na lang kaya tayo. Mapapasabak tayo bukas sa mga Butanding, di ba? Ikaw din, para naman may energy. Hello? Yes, Doc. Don't worry, I'll be back on Monday. Yeah. Okay, Doc. Thank you. See ya. Bye. Ano? Kinukulit ka na naman ng doktora mo. Kung sa bagay, kung ikaw ang pasyente. Wala. She's just reminding me of my appointment. Sweetie, look at the camera. How does it feel? Sweetie, please. Don't you think my wife looks beautiful? Beses ko lang ilot yung story niya. Hanggang ngayon, hindi ka pinagsasawa? Sige na, kuya. Mula sa una. Nagtanim mo, Tansin, Tabalawan at Tanting. Ang diferensya, si Tanting, anak ng Raha. Si Balawan, ordinaryong tao lang. Ibawal. Kaya, nang nalaman San Raha ang tungkol sa relasyon San Doa, pinadara San Raha sa giyera si Bulawan para magarantid to. Pero bago siya umalis, pinangako niya kay Tanting na mabalik siya. Kaya, si Tanting, pirming nagulat siya sa Tanting Dagat dahil mabalik si Bulawan. Kaso nga lang, si Bulawan namatay habang nakikipaglaban dun sa gitna ng dagat. At nung namatay siya, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, sana habang buhay na lang kami magkapiling ni Tanting. Sa oras na ito, naglokso na si Tanting sa dagat para magkaiba na senda ni Bulawan. At bilang simbolo ng kanilang wagas na pagkalimutan, ginawa silang Butanding. Kaya taon-taon bumabalik ang mga Butanding dito para ipaalala sa ating lahat ang kanilang wagas na pagkalimutan.
May problema ka? Lahat naman yata tayo eh. Masarap lang talaga sa tahimik, ano? Mas makakapag-isip-isip ka. Hello, Mars. Okay lang ako. Sige, bye. Una na ako. Siguro ng pakiramdam kapag nakikita mo yung mga butanding. Lalo na pagka lumalangoy kayo kasama nila, no? Oo. Marami nga dyan umiiyak eh. Pero ako nung una, takot na takot ako kasi nung unang beses akong dinala ang tatay ko dun sa laot. Akala ko kakainin kami. Kaya, nasibat ko. Hanggang ngayon makikita mo nakadikit pa rin yung dulo ng sibat. Ibig mong sabihin, bumabalik sila? Hmm. Yung pangalan nung nasibat ko, si Lambing. Matagal rin bago sila mamatay. Siguro umabot sila ng mga 100 taon. Marami rin silang pwedeng gawin sa kanilang buhay. Kasi hindi nadala yung mga guests namin kung saan siya nagtatrabaho. Ikaw, may boyfriend ka na? Biuda na ako. Sorry, hindi kasi halata eh. Kailan pa? Mahabang story ah. Baka umagahin tayo. Pasensya na, masyado ata ang matanong. Okay lang. Nauna na ako ha. Diyan eh. Worried about you. Mag-isa ka pa. Pahangin lang ako. Anyway, akala ko kasi may nangyari na sa'yo eh. Come on. Nag-yossi ka, no? What? Had fun. Oh, yun. Kwento na. Kompleto na ba tayo? Iyo po, Kapitana. Wala lang sa tama. Wala na. Sabi na natin si Chief para mahuli na yun kagad. Oo.
pupunta sa Don Sol yung January to October kasi maraming food dito. Kumakain sila ng plankton, mga maliliit na hipon. Dito sa amin, balaw ang tawag doon. Balaw? Balaw. Yung mga whale sharks din daw sa Australia, banda doon yun. Pero doon, social ang interaction sa kanila. High-tech. Dito, high-tech lang. High-tech. Pero guwapo naman yung squatter natin, di ba? Oo naman. Masaya siya. Mas maganda. And did I forget to mention na may nahuli din akong malaki at maugat na butan ding? Talaga? Against my fiancé. Congratulations! Thank you, ma'am. Hi, Australia. So, bukod sa dito, sila pumupunta para kumain. Ano pang ibang dahilan para magpunta sila rito? Well, dito din para ano? Pumupunta kasi sila dito para makapag-meet. Para mag-meet. Magpadami. Tapos magkita-kita sila mag-meet. Maraming whale shark. Kaya tama yun. Saka karamihan ng mga butang din na pumupunta dito, mga babae. Hindi ko umansa na. Ako lang ang butanding ng bakla. Pero masaya, no? Super! Siya dito noon last. Hindi. Bago lang ako. Kaya pala medyo namumukuhan ko kayo. Yung nakita natin kanina, yun si Lambing. Yung kinukwento ko sa'yo. Ah. Oh. Magkakilala na kayo? Siya yung nagapit sa akin ng isang gabi. Lima yung regular na bumibisita dito sa amin. Si Putol, kasi Putol ang buntot. Si Curly, dahil curly, kulot-kulot ang ano, dorsal fin. Tsaka si Lambing, yung sinibat ni Daniel. At tsaka si Scrappy, kasi medyo matandaan siya na nagbabalat na ba? Tsaka syempre, si Lognog. Name after me. Kaya, isama ang lahat ng pangalan. Kailangan yung parang mga kaibigan mo, ano, mga barkada mo. Ano? Mauna na tayo? Would you go ahead, ha? Mauna na muna kami para makapagpunan na naman siya. Kasi naman naman kami. Para makasulat na naman. Guys! Look! We're getting married. Sandali, ako. Is the pleasure I'm talking about. Hinay-hinay ka lang. Why don't you just try and enjoy, okay? Guys, I'm tired. Go. Fine. What I did. Let's go. Hey, Argan. Hi. Hey, Jorgen, you take care of
our plan, okay? His family. Okay, ta. Mag-ingat ka, ha? Ito, pag naging loko-loko to, magpukin mo, sa laan ng katawang mo yan, kaya-kaya mo yan. Sarado yan sa akin. Grabe ito. Nanay ko, tawa lang ng tawa. Ay, nako.
sinama ni Dustin sa dagat. Ewan ko ba, mas komportable talaga ako sa swimming pool kasi maliit lang eh. Pero ang dagat, parang nilawak-lawak. Hindi mo alam kung gaano kalalim yung nilalangoyan mo. Inis na inis ako sa kanya nung pinilit niya akong tumalang sa dagat. Grabe, hindi ko alam gagawin ko. Nakainom talaga ako ng tubig alat. Ilan taon na siya nung... Sorry. Okay lang. 47. 47 siya nun. Sige, una na ako. Baka na-disturbo na kita eh. Baka hindi pa natutulog si Ito eh. May anak ka na? Tugang ko, kapatid. Tugang. Okay. Sige. Salamat ah sa pagdating sa akin. Wala yun. Okay. Salamat din.
nag-aasawa? Hindi po kasi siguro ako nakakakita ng babaeng kasing ganda ninyo. Nambola ka pa? Hindi nga. Ako ngayon palaging iniiwan ng mga nobya ko eh. Iwan ko ba? Parang malas talaga ako sa pag-ibig. Totoo yan. I'm sure there's one out there for you. Ang dami-dami babae dyan, no? Hindi mo pa lang siya nakikita. Siguro. Kapag marami kong problema. Maraming iniisip ba? Nalala ko tuloy yung unang bisis na dinala ko ni Pai Didi. Bagong tuli pa lang ako nun. Tapos pinatalon niya ako sa tubig kasi sabi niya kapag tumalon ako, tatangkad daw ako. Pero wala naman nangyari. Ay, sabi daw ni Ma'am Mars, pangalawang beses niya daw pumunta dito sa Lungsol? Dati, nung wala pang pagbubutanding, sabi ng mga nanay dun sa bahay namin sa Lungsol, wala na daw pag-aasa ang lugar namin. Pero ngayon, iba na. Maraming nabuhay sa pagbubutanding. Pinapatay pa nga nila dati yan eh. Akala nila, yung sabi nila, salot daw yung problema dahil binubutas yung mga net ba? Yung mga, sa mga mangingisda. Pero ngayon, superstar na mga butanding. Diba? Mga kinukuhanan sila ng mga picture, nagsushooting-shooting. Shooting din yung unang punta namin dito sa Lungsol. Nag-documentary kami para sa German TV na pinagtatrabahuhan ko. Ay, sa TV pala kayo nagtatrabaho? Segment producer ako, pero nag-design na ako eh. Ay, bakit naman? Ang layo eh. Sa Frankfurt ako noon nakabase. Wala lang, I just took a break. Ako yung parang pangarap ko dati, gusto ko sana maging Navy. Kasi pangarap ko yung makapaglakbay ako, pumunta ako sa ibang bansa. Pero mahirap mag-ipon ng pera sa amin eh. Saka wala nang tutulong kay May. Pero okay rin, pareho naman dagat. Nabubuhay naman kami sa pagsusudsod. Ayan, pagbubutan din. Kaya okay lang. Si ito ang pinag-iipunan namin. Kasi mahirap na pag naiwan siya mag-isa. Ula mo, Noy. Sakto lang. Aha. Grabe. Pero masarap ah. Hello?
Pasensya ka na, ha? Medyo malayo lang talaga, eh. Okay lang. Ako naman talaga may gusto pumunta dito, eh. Uy, okay na lang. Sorry. Hindi, umupo ka kaya muna. Halit, okay lang. Eh, napusa, oh. Hindi, pero okay, mumurahin lang naman sorry. To. Hindi, okay lang talaga. Umupo ka kaya muna. Hindi, sige, sige. Tara na. Sige rin. Hindi na ba kaya? Salamat po, ah. Salamat naman sa Diyos at magaling na kayo. Sige, salamat po ulit. Si Mars dito, hindi niya to nakikita. Si Paring Nug na daw bahala sa kanya, eh. Ito. Ito ang wala sa Manila. Tahimik na buhay, simple. Si Dustin, gustong-gusto niya pag nag-out of town kami. He loves nature so much. At yung camera niya, hindi niya yun iiwanan. Iiwan niya yung toothbrush niya, but not his camera. Ang ganda. Dito sa lugar nyo. Maliit lang ang bayan namin. Pero maraming maaaring gawin dito maliban sa pagbubutanding. Maski nga po yung falls, ang ganda po. Aba, at dinala ka na pala ni Daniel dun. Eh, bihira lang ang mga turista ang dinadala mo dun, ah. Malayo kasi. Napapalit na ako yan ang butanding. Ako? Kasi, sabi ng nana, ito ang kuya, delikado daw. Ay, ubus na kanin mo, kuha pa kita. Kain pa. Ha? Marami pa, oh.
Ito. Salamat. Ganyan. Dami nito. Thank you. Pwede nga, Nay. Bakit na ka na muna? Total, meron pa naman akong tira dito sa mga tinahi ko. May sign din po. Mas malaki pa sa'yo. Madaming malaki. Malay siya, no? Saan nakikita? Oo. Sa dagat. Minsan. Walang ambog kahit malayan ang narating. Para makakuha ng... Sarap kausap. Tapos lusog ulit sila sa ilalim. Kaya... Ba't ba gusto mo makikita ng butang? May naman. Nakakakita. Wala naman ako dyan. Buhay mo yan. Bago ka. Ikaw mag-desisyon. Ang sa akin lang. Ay, nalibutan din. Sa mga tayo lang sila dito. Kuya, sabi niya, bago silang umalis, pagbubutan din daw muna sila. Sama ako. Pwede. Oo, sige. Basta papayag si May. Sige. Ilang tulog pa? Isa, dalawa, dalawa. Promise mo yan, ha? Yay! Promise! Bubutan din na to. Yay! Woohoo! Sasama ko, ha? Sige po! Si Mars? Nakapatay pa yung cellphone niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Kasama naman niya si Nob. Sabagay. Salamat ah. Nag-enjoy talaga ako. Baka hinihintay ka na ni Ito. Sige. Bukas lang. Okay. Sige. Ingat ka. Kunin mo na mga gamit mo at sumama ka na sa akin. Pero nagbag ko lang isip ko. Dito na nga na ipo ko. Kasi pa, kakayak yung kapitana. Nag-iisip ka pa ng ibang tao? Paano kung wala na tayo makakain? Bibigyan ka ba nila? Hindi tayo maaari mabuhay sa Butanding habang buhay. Paano kung hindi na sila bumalik dito? Dila tayong mamamatay. Pira na ang BIO na galing. Tapos ng Saudi. Mag-isip-isip ka nga. Pare, di na talaga ako mo iba.
Tumanong na ka mo. Gabi na. Naya sa mga kapitbahay. Ganda ng isla. Ang laki. Kalimutan kong pangalan, pero wow, it was so beautiful. At ang bait-bait ni Nog. So sweet. Nag-diving kami. Inikot-ikot niya ako. Nag-sightseeing kami. Well, I'm sure marami na ako masusulat para sa ako. Matutuwa si Yoli. Alam mo ba yung pinapasok mo, Mars? Don't worry. He's single, ha? Single. Oh, and then we saw a manta ray! Wow! Ang ganda, Teresa! Ang laki! It was huge! Haba ng buntot! I had so much fun. Kamusta naman ang lakad niya ni Daniel? Sa isang araw? 90 lang. 90? Magkano ang benta mo naman? 90 silang po isa. So, sa isang araw magbenta mo lahat? Anong tawag sa isang buong ganyan? Ano? Pawid na po. Pawid? Kunan kita ha, okay lang. Kukunan lang kita ha.
Hey. It's alright. Wala naman talagang exact timetable, diba? You shared 7 years together. You have all the right to miss Dustin. Kala ko kaya ko na. Hindi pa pala. Kaya nga ako nandito eh. Ngayon mas magulo pa ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para kay Daniel. Pabayaan mo na yun. Eh, alam mo naman bata pa eh. Okay? Mukhang tinamaan yata doon sa kasama ni Mars. Parang wala ka sa kondisyon. Stress ah. Sus, pag ano ko, enjoy-enjoy ka lang. Mars, hindi ko rin maintindihan. Iba yung nabatihan ko pag kain mo siya. Malabo yan. Guest lang sila. Baka ikaw rin ang masaktan. Huwag mo na akong gayahin. Relax lang. Pasensya ka na. Masama talagang pakiramdam niya eh, kagabi pa. Okay lang. Pakisabi na lang ko sa kanya na bumalik na lang ako kapag umayos na kanyang pakiramdam. Sige. Salamat po. Nanay ko galing Dubai. Pa-eskula ho na daw ako. Mag-ingat ka, ha? Sita, pasensya nga pala, ha? Pero tama ka. Wara man yan sa edad. Asa na matian. Nagandun na si May. Siring man sana yan, pero namutan niya si Pai. Wala namang problemang di nasolusyonan.
We'll get past this. Promise. Tudi bedri mo? Das ist, warum du für mich fühlst. Ja? 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 Sabi mo, pag pumupunta ka dito, nakakalimutan ang problema mo. Alam kong iniiwasan mo ako. Nabigla lang naman. Tagal kong di nakatikip yan. Isang beses lang ako tumikim ng marijuana. Kasama ko si Mars. Sabi kasi nila, alternative medicine daw yan para sa cancer. I was diagnosed with stage 4 breast cancer a year and a half ago. Tinanggal nila mga suso ko. Para hindi kumalat ang cancer. I underwent chemotherapy. For 6 months, wala akong panglasa. Lasang gamot lahat ng kinakain ko. Pero si Dustin, siya lang ang tumulong sa akin para makayanan kong gumaling. Isang taon na, simula na ma-aksidente si Dustin dito. Kasama ko siya. Siya yung cameraman namin nung nag-document kami ng mga butangin. Bigla na lang siyang nalunod sa dagat. Shallow water. Blackout. Masakit isipin may cancer ako. Pero mas masakit malaman na mauuna pa pala sa akin si Dustin. Bumalik ako dito para malaman kung kaya ko na. If I've moved on. Pero coming back here makes me remember him more. Tapos dumating ka pa. Nalilito ako.
ba ako sa'yo? Labas lang nila. Muuli na daw eh. May hahabulin pa kasi sila. Ito nga pala, pinabibigay niya sa'yo.
Sige, pagulat ako ni Hilda. Pinabibigay niya.